OFW ang question of the week po ay, ano po ang dapat gawin para mas maging epektibo pa ang mga labor office sa pagtulong sa mga OFWs? At narito po ang iba pang sagot ng mga ka-FB po natin. Sabi ni Joey Olita, simple lang, maglagay ng mga taong may prinsipyo at paninindigan, may pusong handang tumulong sa mga kababayan natin na nangangailangan. Para kay Richard F. Bautista, sa short term o immediate, magkaroon ng orientation training, pwestong pag-handle sa rights and welfare ng ating mga kababayan. Sa long term naman, samahan nila ang mga kababayan natin na manawagan para sa pagpapatigil ng labor exploit program ng gobyerno. Ito kasi ang pinakaugat ng problema nating mga OFW. Gusto po naman ni Nin Cipriano Escurel, baguhin ng mga embassy dito sa Middle East ang day off. Kasi karamihan sa OFW ay Friday and Saturday. Suggestion naman ni Mickey MBG, magkaroon ng tamang ayos ang opisina para hindi nagsisiksikan ang mga OFW sa isang lugar. At hindi lang dapat iisa ang counter para sa pagsasubmit ng mga aplikasyon. Gayun din sa pagbabayad. Magdagdag ng empleyado, tulong na rin ito sa mga Pinoy na naghahanap ng mapapasukan. Mula po naman kay Romy Galvez, para maging epektibo ang mga labor office natin, dapat bigyan ang mga accredited Philcom organization ng karapatang mag-evaluate ng mga performance sa mga labor attachés at polo staff. Magrekomenda para bigyan ng gantimpala, awards, promotion at term extension ang mga nagtatrabaho talagang labor attachés at polo staff, at magtanggal ng mga walang silbing kurakot, abusado, perwisyo lamang na nasa pwesto. Dapat din ibalik ang dating practice na pag-hire ng mga Arabic literate locally hired staff. Dahil pangkaraniwan na hindi mo na marunong ng Arabic ang mga pinapadala mga tauhan mula sa Pilipinas na isang dahilan, kaya hindi nagiging efficient ang performance pagdating sa Saudi. Kailangan din na raw nating mag-allocate ng budget para sa pag-hire ng mga galing na Saudi labor lawyers na siyang magtatanggol sa korte sa tulong ng mga Pinoy case officers. Iba raw kasi ang epekto kapag Saudi ang humaharap sa korte, lalo na yung mga tinatawag na malakas ang wasta o connection. At para kay Henry Catanyag Kuya, maglagay ng labor office na accessible sa mas nakararaming OFW at maglagay ng opisyal na kung maaari ay dating OFW na may karanasan sa buhay abroad. Mabuhay, Balitang Middle East and More Power. Mabuhay ka rin, Henry. At para po sa darating na linggo, ang ating pong pulso ng OFW question of the week ay, dapat na nga bang maglaan ng budget sa blood money ang gobyerno para sa mga OFW na nagkasala? Nanalo ng gold at silver.